Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit, wika nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ginoo, sabi nila, bigyan ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo nanalig sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. What can truly satisfy us? Ano po ba ang nagbibigay sa atin ng totoong kasiyahan? Totoong nabubusog tayo sa pagkain, ngunit hindi ito nagbibigay sa atin ng ganap, totoo at tunay na kasiyahan. Pagkatapos halimbawa ng ilang oras mula tayong kumain, magugutom na naman tayo uli at maghahanap ng makakain. Kahit ang pera ay hindi po nagbibigay ng ganap na kasiyahan sa tao. Mayroon ngang kasabihan na ang pera ay parang tubig na maalat ng dagat. Pag ito'y iyong iniinom, mas lalo kang nauuhaw. The more you drink it, the thirstier you become. Na habang lumalaki ang iyong pera, lumalaki din naman ang iyong pangangailangan nito. Sa mabuting balita, sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ibig sabihin, sa ating pagtanggap at pagsunod lamang kay Jesus, makamit natin ang totoong saya at kasiyahan. Ayon nga sa isang manunulat, the only one who can satisfy the human heart is the one who made it. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. May their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. At sumayin niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.